Magandang araw mga bata! Kumusta na kayo? Narito tayo ngayon upang mag-aral ng ating bagong aralin. Ang pangangalaga sa ating balat ay isang mabuting gawain. Ang ating skin o ang ating balat ang siyang ginagamit natin at unang nakikita kapag tayo ay humaharap sa ibang tao. Ngayon ay pag-aaralan natin kung ano-ano ang mga bahagi ng balat at kung paano natin ito pangangalagaan. Kung gusto mong matuto, panoorin mo ng buo ang ating video. Ang balat o skin ang ating panlabas na bahagi na bumabalot sa buo nating katawan. Alam nyo ba na ito ang pinakamalaking organ ng ating katawan? Nagmumula ito sa ulo hanggang sa dulo ng daliri sa ating mga paa. Bawat bahagi ay nasasarhan ito. Ang balat ang nagpapanatili sa tubig ng ating katawan. Tumutulong din ito upang manatili ang ating katawan sa tamang temperatura at magkaroon ng pandama sa ating paligid. Dahil nababalot ng balat ang ating katawan, nananatili ang temperatura nito. Ano kaya ang itsura ng tao kung walang balat? Pamilyar ka ba sa mga napapanood mong zombie movies? Maaaring ganoon. Ang balat din ang nagpoprotekta sa ating katawan sa ulan at sikat ng araw. Mayroon itong dalawang bahagi, halina at ating isa-isahin. Ang ating balat ay may dalawang bahagi. Ito ay ang tinatawag na epidermis at ang pangalawa naman ay ang tinatawag na dermis. Umpisahan natin ang pag-aaral. Ano nga ba ang ibig sabihin ng epidermis? Ang epidermis ay ang unang bahagi. Ito yung panlabas na bahagi ng balat kung saan makikita ang dead skin cells. Iba-iba din ang kulay ng epidermis. Ang bawat tao ay may iba't ibang skin tone na nakabatay sa pigmentation mula sa genes ng isang tao. Isa pang bagay kung bakit nagkakaroon tayo ng iba't ibang uri ng skin tone ay ang exposure natin sa sun. Mas na-expose tayo sa sun, mas maitim ang ating skin tone. Ang hair follicles naman ay ang ugat ng ating buhok na matatagpuan sa ating epidermis. Dito tumutubo ang mga balahibo sa ating balat. Sa epidermis din pumapakat ang mga dumi ng ating katawan na nakukuha natin sa ating paligid. Ina-applyan natin ito ng moisturizer upang manatiling nourish at masigla ang ating balat para makaiwas siya sa pagka-dry at kulupot. Dumako naman tayo sa pangalawang bahagi ng skin. Ito naman ay ang dermis o ang lower part ng ating skin. Ang ikalawang bahagi ng balat ay ang tinatawag na dermis. Ito ay nasa ilalim na bahagi at makikita ang mga blood vessels, nerves, sweat glands, at oil glands. Ang bahaging dermis ang dumudugo kung tayo ay nasusugatan. Ano naman ang tinatawag na blood vessels? At gaano kaimportante ito sa ating katawan? Ang blood vessels ay ang tubo na dinadaluyan ng dugo patungo sa iba't ibang bahagi ng katawan at mga organs. Ang illustration na ito ay nagpapakita ng blood vessel at ng cell. Ang pinaka-wall na siyang anura ng mga cells ang tinatawag na blood vessels. Nadadamage ang ating blood vessel kung tayo ay nasusugatan o nagagasgasan, kaya lumalabas ang dugo sa ating mga balat kung ikaw ay mahiwa o madapa. Ang susunod naman na makikita sa dermis ay ang tinatawag na sweat gland. Ang sweat gland ay isang tubo na nagpo-produce ng mga sweat o pawis. Pawis ay ang mga dirt na nabubuo kapag tayo ay sobrang naiinitan. Napoproduce ito sa tinatawag nating sweat glands at inilalabas naman ng mga pores sa ating balat. Ang susunod naman na bahagi ng dermis ay ang tinatawag na oil gland. Ano naman ang oil gland? Ito ay ang nagpoproduce ng oils o sebum. Ito ay isang fatty substance na inilalabas ng ating balat. Ito ay natural moisturizer upang hindi ma-dry ang ating skin.
Pero kapag sumobra, maaari din itong makakapture at makatrap ng mga dirt. Ang oil glands ay nasa pagitan ng dermis. Ang oils na inilalabas ng oil glands ang nagpapalatiling nourish at makinis ang ating balat. Ang panghuli ay ang tinatawag natin na sensory nerve. Gaano nga ba kahalaga ang ating sensory nerve? Alam nyo ba na ang sensory nerve ay matatagpuan natin sa pagitan ng epidermis at dermis? Ang sensory nerve ang nakakaramdam ng init, hapdi, pangangapal at parang tusok-tusok sa ating mga balat. Agad namang pinoproseso ng sensory nerve ang mga naramdaman ng balat at dinadala sa utak upang makaresponse kung anong aksyon ang kanyang dapat gawin. Napakabilis lamang ng prosesong nangyayari ng palitan ng impormasyon. Ang sensory nerve natin ang nagdadala ng mga signal neurons tungkol sa mga pakiramdam na ating naramdaman. Narito ang mga paraan upang mapangalagaan ang ating mga balat at manatili itong healthy at nourish. Panatilihing maglinis ng kamay upang makaiwas sa mga bakterya. Ang maruming kamay ay maaaring magdulot ng sakit kung ito ay madadampi natin sa ibang bahagi ng katawan. Linisin ang balat gamit ang malambot at malinis na tela upang makaiwas sa irritation. Magpahid ng sunscreen or sunblock kung maliligo sa beach. Hindi maganda ang magiging resulta ng too much exposure sa init at sikat ng araw. Uminom ng maraming tubig upang manatiling hydrated ang ating balat at ang ating katawan. Kumain ng mga masusustansyang pagkain. Ang masustansyang pagkain ay nagbibigay sa atin ng healthy at magandang balat. Maaaring magpahid ng mga moisturizer at lotion at gumamit ng mga mild soap kung sensitive ang inyong skin. Ugaliing maligo araw-araw upang matanggal ang mga dirt at excess sebum sa ating mga balat. Iwasang magtagal sa ilalim ng sikat ng araw. Ang mga UV rays ay hindi maganda sa ating balat at maaaring mag-cause ng damage sa ating skin. Huwag magpahid ng kung ano-anong chemical o mga bagay sa ating balat. Maaari itong mag-cause ng allergies at inflammation. Ang ating balat ay napakahalaga sa atin. Dapat nating panatilihing healthy at moisturize ito palagi. Sensitibo ito at maaaring magdulot ng impeksyon o allergies kung hindi natin ito malilinis ng wasto. Maaari rin tayong magkaroon ng mga skin diseases kung magiging marumi ang ating balat. Ang mga skin diseases na ito ay dulot ng mga fungus, germs at bakterya na nananahan sa marumi at unhealthy skin. Maraming salamat mga bata sa inyong pakikinig sa ating video lesson sa araw na ito. Sana'y nakatulong kami ng malaki upang maragdagan pa ang inyong kaalaman. Para sa mga karagdagang video lessons, maaari niyong bisitahin ang aming YouTube channel. Just type Teacher Ann Alfaro. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell upang maging updated sa mga latest videos na aming i-upload. Maaari nyo ring i-like ang aming Facebook page. Just type Video Lessons by Teacher Ann. Hanggang dito na lamang, hanggang sa mga susunod nating video. Salamat!